Pakita ko naman sa inyo ngayon kung paano mag-test ng high voltage transformer. Ito naman yung ginagamit din sa ating microwave oven. So pag-test, set nyo lang sa resistance. Tapos itest nyo itong dalawang terminal dito sa baba. Dapat yan, pag tinest nyo, may mababasa kayong resistance. May marireed kayo. Yan, 1.9. Diba? May 1.9 pa siya. O 1.4. Good pa yan. Ito, pag tinest nyo naman to, titest nyo din to, pangalawang ititest nyo. Shorted to. Talagang ganyan yung reading niya. Shorted talaga siya. Ngayon, kailangan nyo din palang i-body ground to. Testing nyo ng body ground. Yan. Testing nyo yung isang terminal. Pag wala, lipat nyo sa kabila. Pag wala, okay yon. Ito, ganun din. Testing nyo din. Pag wala, okay. Testing natin. Okay. Connected tayo. Oh, wala. Ngayon, dito naman kayo sa likod. Pag tinest nyo to sa body, may makukuha talaga kayong resistance. Pero hindi siya shorted. Yan. Ngayon, kung titignan nyo, 107 ohms. Kahit dito natin ilagay yan. Ganun din yan. Okay. Ito guys, good to. Ganun lang ang pag-test ng high voltage transformer. Ito, ipakita ko sa inyo itong isa. Ito sira yung primary nito. Yan. Yung primary natin, sabi ko, nasa ilalim, di ba? Primary natin, test nyo lang to. Kikita nyo, wala talaga siyang resistance. Wala tayong nababasa. Kaya ito, ang sira nito, yung primary. Kahit i-body ground mo, wala siya. Yan. Ito naman, ito good to. Yan. Normal lang talaga yan na ganyan yung reading niya. Ito kasi, kapag sinort mo yung dalawang test prod, 0.2 lang din malabas dyan, shorted. Pag sinort mo to. Kaya ito, ang reading talaga ng ganito is shorted lang. Body ground mo din to. Wala, di ba? Okay, wala. Ito naman, kaya na sinabi ko, ito naman yung ating terminal papunta sa fuse. Ito yun. Dapat to, pag binody ground mo, may makukuha ang resistance, di ba? Yan, meron siya. So, ito, good to. Ito, shorted to talaga. Yan. Ayan, shorted to. Pag dito, may resistance lang. Okay, kung nakatulong tong video na to, please like, share, and subscribe. Salamat!